Good afternoon po sa ating lahat. Marahil familiar kayo sa kasabihan or sikat na mga nakasabihan na nagasabi, "The sun that melts the ice is the same sun that hardens the clay." Ang araw na nakatunaw ng yelo ay siya ring araw na nagpapatigas ng putik. Ito ay tumutukoy sa melting power ng araw, ng init ng araw, at tumutukoy din sa hardening effect ng araw na nakapagpatigas ito. This is also true with the gospel message, na kung saan when we bring the message to the world, it melts the heart of God's people and it hardens the hearts of the rebels. Ito po ang mensahe na dala ni Isaiah sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa Book of Isaiah chapter 6 verses 9 to 10. Isaiah chapter 6 verses 9 to 10. Tayo po ibabasa mula sa verse 8. Ito po ang salita ng Panginoon. "At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hayo para sa atin? Nang magagayoy, sinabi ko, narito ako, suguin mo ako." Verse 9, "At sinabi niya, ikaw ay humayo at sabihin mo sa bayang ito, patuloy kayong makinig, ngunit huwag ninyong unawain. Patuloy ninyong tingnan, ngunit huwag ninyong alamin. Patabain mo ang puso ng bayang ito, at iyong pabigat din ang kanilang mga pandinig, at iyong ipikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga tainga at makaunawa ng kanilang puso at magbalik loob at magsigaling." Tayo po'y manalangin. Dakilang aming Panginoong Diyos, ang mensahe po ngayong hapon ay mabigat. Mabigat lalo sa daladalang mensahe namin na merong seryosong content. And narapat lamang na ang aming panalangin sa pangaral ng ebanghelyong ito, tunay na gamitin nyo para sa kaligtasan ng mga wala pa sa inyo. At hamunin nyo po, Panginoon, ang silang mga nagmamatigas sa kailang mga kasalanan. Makita nila na merong paparating na paghuhukom at narapat na sila ay tumalikod sa kailang kasalanan at lumapit, tumakbo sa aming, patungo sa aming Panginoong Hesukristo. Samahan nyo po kami, Ama. At ang inyong mga tao din nawa ay makita ang kahalagahan ng mensaheng inyong ibinigay sa amin. Ito po ang aming dalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa atin pong expositor series sa Book of Isaiah, nasa chapter 6 na po tayo, nakita natin from verses 1 hanggang verse 8, ang patunay na yung silang nakaranas ng biyaya or ng kapatawaran ng Panginoong Diyos ay at nalinis ay mandated to obey the urgent call of the gospel. Ito yung pagtawag ng master, kaya merong dapat na merong agaran na pagtugon. Hindi ito dapat yung pinapaliban pa. It should not be delayed. So last month we have learned that a commission, merong pagtatalaga ang Panginoong Diyos. Yung sa bahagi nitong Isaiah, yung first part, yung vision or yung pangitain ni Isaiah, verses 1 to 8, at yung ikalawang bahagi, verse 1 to 7, ikalawang bahagi naman, yung commission, yung pagtatalaga ng Panginoong Diyos na ating matagpuan sa verses 8 hanggang sa 13. So dito, ang commission ng Panginoong Diyos na kita natin last month, na it is a commission that requires urgent response. Merong agarang pagtugon dapat, dahil ang tumawag hindi tao lamang, o kung sinong hari, kundi ang Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari. So Isaiah is now commissioned and he is ready to obey the word of his master. Ngayon na meron siyang commission mula sa Panginoong Diyos, ano sa tingin nyo ang magiging mensahe na dala ni Isaiah? Merong Lord, a sovereign Lord of all na tumawag kay Isaiah, ano kaya ang daladala niyang mensahe? Truly, this is not a message that says God loves you and He has a wonderful plan for you.
hindi yun yung mensahe na dala ni Isaiah. Dito makikita natin na this is a commission that carries a serious message. Merong seryosong mensahe na dala si Isaiah. Ito ang content ng kanyang mensahe. Ito yung pagtatalaga na may dalang seryosong mensahe. Nating makikita sa verses 9 hanggang sa verse 10 na ating binasa. And he is to bring this message to the people of his generation. Yung kanyang duty para ipamahagi ito. Itong ating binasang text of verses 9 hanggang sa 10 ay 5 times na keynote sa New Testament in the first 5 books of the New Testament. So from the 4 Gospels, na-quote lahat ito, hanggang sa Book of Acts. Kaya nga naman napakahalagang hindi natin ma-miss yung kahulugan netong mensahe na dala ni Isaiah. And in a nutshell, yung mensahe ni Isaiah na ito ay nagasabi na sabihin mo sa tao na huwag nila itong unawain at siguraduhin mo na hindi nila ito mauunawaan. Kung itignan nyo sa unang pagbasa ay marahil itinatanong nyo na hindi ba natin sabihin sa mga tao na they need to hear the truth of the gospel upang marigtas sila, na kailangan nilang ma-rescue from the wrath to come, na iligtas sila mula sa ilang mga kasalanan. Hindi ba yun yung mensahe natin? Bakit parang iba yung mensahe na dala ni Isaiah na nagsasabi na pabigatin mo yung kanilang mga tainga, bulagin mo yung kanilang mga mata? Dito makikita natin once we read the entire chapter or we review yung verse chapter 1 to 5, ang mensaheng ito ay unang-una para sa mga lumilibak sa ating Panginoon, sa kanila na nagmamatigas ng kanilang mga puso. So ang mensahe ng, kung ganoon ang konteksto, ano sa tingin niyo ang mensahe ng Diyos sa mga taong paulit-ulit nang nakaninig ng kanyang salita, naranasan ng kanyang kabutihan, ngunit patuloy na naghimagsik laban sa kanya? Ano sa tingin niyo ang mensaheng ibibigay ng Panginoong Diyos kay Isaiah para sa mga sa kanyang bayan na umalipusta sa banal ng Israel? So ito po ang mensahe na gusto kong dalihin ngayong hapon. The serious message of God's word must be proclaimed as the only hope of salvation despite the rejection of men. Ang seryosong mensahe ng salita ng Diyos ay nararapat na maipahayag sa kabila ng pagtanggi ng mga tao bilang natatanging pag-asa ng kanilang kaligtasan. So we must be faithful in carrying this message. And since this message is serious, we cannot be silent. Hindi taba tayo mangimi or manahimik na i-proclaim ang mensaheng ito, kahit pa tanggihan ng mga tao. So dalawang character nung mensahe na dala-dala ni Isaiah at dala-dala nating mga nagsasabing na nakakilala sa Panginoon at nakatanggap ng kanyang biyaya. Una, it is a message that hardens hearts. Pangalawa, it is a message that secures judgment. Ito ay mensahe na nagpapatigas ng puso. Pangalawa, ito ay mensahe na tumitiyak ng paghuhukom. So una, it is a message that hardens hearts. So ating makikita na in all of the scriptures, yung reality ng deceitfulness of sin, ang kasalanan ay mapandaya. Mapandaya ang kasalanan. It hardens heart. Sa ating text, so sinabi dito kay Isaiah, verse 9, as sinabi niya, ikaw ay humayo at sabihin mo sa bayang ito, patuloy kayong makinig, ngunit huwag ninyong unawain. So twice na sinabi ng Panginoong Diyos kay Isaiah na patuloy, magpatuloy. Patuloy kayo, be ever hearing, keep on. So ano itong dapat nilang ipagpatuloy? So basically, his message has a hardening effect to his own generation. So bakit merong hardening effect yung kanyang mensahe? Kung ating babalikan sa chapter 1 hanggang chapter 5, may mga ibang example po tayo dito kung saan dinescribe itong rebellion ng bayan ng Israel. So mula, atin pong mag-survey po tayo ng maikli lamang, sa chapter 1 verse 4, describe ang Israel. Sabi dito, ang bansang makasalanan, bayang puno ng kasamaan. And then, chapter 2 verse 8, sinabi dito sa kanila,
Ang kanilang lupain ay puno ng mga diyos-diyosan. They are full of idols. Chapter 3 verse 8 ng Isaiah, sinabi dito, sapagkat ang Jerusalem ay giba at ang baya, ang Juda ay bumagsak, sapagkat ang kanilang pananalita at ang kanilang mga gawa ay laban sa Panginoon. They are rebels. And in chapter 5 verse 24, yung nabanggit yung six woes against them, chapter 5 verse 24, sinabi dito na, kaya kung paanong ang dila ng apoy ay tumutupok sa dayami at ang tuyong damo ay natutupok sa liyab, magiging gaya ng kabulukan ang kanilang ugat at ang kanilang bulaklak ay papailan lang na gaya ng alabok, sapagkat kanilang itinakwil ang tagubilin ng Panginoon ng hukbo. So, they are the despisers of the Holy One. So, kung ito yung description ng chapter 4, verse 1, chapter 1 hanggang verse 5, ito yung description ng bayan ng Israel, makita natin na when the Lord sends Isaiah, he has only one message. And in all the scriptures, dahil nga sila'y nanatili sa kanilang kasalanan, and we know that sin is deceitful, sinabi sa Hebrews chapter 3 verse 3, and also men's heart are deceitful, Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things, sabi ni Spurgeon, put it together. Deceitful heart, sin is deceitful, put it together. Anong kakalabasan niya? Obviously, sabi ni Spurgeon dito, there's no wonder if man, like a silly dove, is taken in their net. So parang sila yung mga kalapati na nahuli ng pain. Dahil nga na deceitful yung kanilang puso, at deceitful din yung kasalanan na nananahan sa kanila. So sinabi ni Isaiah dito na patuloy kayong makinig, ngunit huwag niyong unawain. Patuloy niyong tingnan, ngunit huwag niyong alamin. So in-address ni Isaiah yung panglabas. Sabi niya, di ba, hearing, seeing. Hindi lamang yung panlabas, kundi yung panloob, yung inner faculties, yung kanilang understanding, discerning, perceiving, and knowing. So buong aspeto ng pagkatao nitong bayan ng Israel ay in-address ni Isaiah. So in effect, he is saying, you have invalidated the very purpose of God's message because you only hear and see it outwardly, and you are not taking it to your heart and to your minds. So panlabas lamang, dumadaan lamang sa ilang pandinig, ngunit hindi matago sa ilang mga puso. Yun yung deceitfulness ng kailang kasalanan. This is a message that hardens hearts. Dito rin makikita natin sa message ni Isaiah na possible pala na that you can see and you will not believe. The possibility of seeing but not believing. So itong binanggit ko kanina na itong portion na ito ay nabanggit sa New Testament ng limang beses. So in the Gospels, so nabanggit sa Matthew chapter 13, Mark 4, Luke 8. So in the context of a parable, ng parabola, ito yung mga common stories that illustrates spiritual truths. So ang nangyari dito ay sinabi ni Jesus na this is to show that these words are fulfilled in them. Dun sa mga eskriba at mga pariseyo na patuloy na tumatanggi sa mensahe ng Ebanghelyo. So they understood the parable. Alam nila kasi ito yung common stories during their time. But they failed to understand what it really meant. They closed their eyes and rejected the truth. So yung napaka-obvious na katotohanan ay hindi nila naunawaan dahil nga they closed their eyes. And later on, kaya nga na-explain ni Jesus Christ sa mga disciples ano yung sabihin ng parables. Ito yung meaning. So isang way rin ng ating Panginoong Jesus yun para itago sa kanila yung katotohanan dahil nga matigas yung kanilang mga puso. At binanggit din ito sa Book of John, chapter 12, verse 39-40, to explain naman how it could be possible sa mga Hudyo na to see all of Jesus' miracles and still not believe in Him. So hindi lamang siya nakarinig ng stories, ng common stories that will tell them na ito yung paglalarawan ng kaharian ng Diyos, kundi nakakita sila mismo before their eyes
itong mga miracle, itong mga gawa ng ating Panginoong Yesus. Pero anong nangyari? Hindi pa rin sila naniwala. They have chosen their sins. So ito yung, this is one of the effects of the gospel to those who constantly rejects God. Kaya na nga naman sa sinabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 2 verse 16, atin pong basahin. 2 Corinthians chapter 2 verse 16. Let's start with verse 15. Sapagkat kami ang mabangong samyon ni Kristo sa Diyos sa mga iniligtas at sa mga napapahamak. Sa isa ay samyo mula sa kamatayan tungo sa kamatayan, at sa iba ay samyong mula sa buhay tungo sa buhay. At sino ang sapat para sa mga bagay na ito? So sabi ni Paul, he acknowledges na merong yung bunga ng preaching of the gospel, one message, sa iba it is a savor of death unto death. So this is a shocking message, lalo sa mga tao na who believes na the gospel is just something like, tell them na God loves you. Mahal ka ng Diyos. May plano siya sa iyo. Tanggapin mo siya. Gaganda ang buhay mo. Pero nakita natin sa scripture, even Christ himself ay pinakita na merong hardening effect ang Ebanghelyo. Kaya binanggit ni Apostle Paul sa Acts 28 verse 24 that some are persuaded but others would not believe. Same message, merong na-convince that na sila ay nagkasala, kailangan nila ating Panginoong Kristo, pero ang ilan ay hindi nanampalataya. So nakita natin na si Isaiah ay ipinadala ng Diyos upang ipamalita ang pagbagsak ng mga taong naghihimagsik. So maraming nakarinig ng kanyang boses, pero hindi nila naramdaman ang kapangyarihan nito. During their time, audible ang voice ng Lord. Most prominently sa mga prophets. Direct message, pero tinanggihan pa rin nila. How much more sa ating panahon ngayon? Meron pa rin hardening effect ang pangaral ng Ebanghelyo. So in order to change those who rejects the truth, we must be constantly telling them the truth. Wala tayong ibang mensaheng ipapahayag kundi ang katotohanan lamang, because there's no other way for the people to be saved but to tell them the truth. The message of the gospel, the message of hope and judgment. Sa New Testament, may kita rin natin in the book of Acts, same message about the resurrection of Christ, about Him being the Lord and Savior, pero magkaiba yung naging tugon nila. Tignan natin, Acts chapter 2 verse 37, sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2 verse 37. Sinabi dito, verse 37, nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at si ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat namin gawin? So, narinig nila yung message of the gospel na si Jesus ang Kristo, siya ang Panginoon, siya yung pinako sa krus, ang naging tugon nila, they were pricked to the heart. Nasaktan ang kanilang mga puso. At sila, dahil nga doon, sila ay nagsabi na anong gagawin namin para maligtas. Pero same message, now here, Acts chapter 7 verse 54. Acts chapter 7 verse 54, sinabi dito, nang maninig nila ang mga bagay na ito, sila ay nagalit at nagngalit ang kanilang mga ngipin laban kay Esteban. Ito ay tumungo dun sa pagkamatay ni Esteban. So makikita niyo dalawang pagkakataon sa New Testament, same message, they heard the gospel, they heard that Christ alone is the Savior, na walang kaligtasan sa langit o sa lupa man maliban sa ating Panginoong Yesus. Pero yung isang grupo ay nakita nila that they need Christ. Yung kabila naman ay nangalit at pinatay ang mensahero. The challenge here is, naway huwag natin pabayaang lumipas ang
mensahe ng ebanghelyo nang hindi tumatagos sa ating puso. So how many times have you heard the gospel? Kung ikaw ay wala pa rin sa ating Panginoong Jesucristo, how many times na narinig mo na si Jesus lamang ang daan para ikaw ay magkatagpo ng kapatawaran mula sa iyong kasalanan, but you won't still repent? How many times na narinig mo na ang dugo ni Jesus ay sapat na para takpan ang iyong kasalanan, para tabunan ang iyong kasamaan, pero hindi mo niyakap ang kasapatan ng dugo ni Jesus? Kung ikaw ay papatuloy sa iyong pag-reject ng mensaheng ito, it will harden you. This is a message that hardens hearts. Pangalawa, it is a message that secures judgment. Ito yung mas galing kautohanan na di nating marinig, di ba? For them na when you preach the gospel, just wait and then they will be saved anyway. Pero sa salita ng ating Panginoong Diyos, meron dito na yung mensahe na tumitiyak ng paghuhukom. Yung katigasan ng kanilang mga puso ay ito'y magdudulot upang sila ay hindi na magsisi. So sa verse 10 ng ating text, chapter Isaiah chapter 6, verse 10, sabi dito, patabain mo ang puso ng bayang ito at iyong pabigatin ang kanilang mga pandinig. Meron pang mga sinabi yan na pabigatin mo ang kailang pandinig, iyong ipikit ang kailang mga mata. Kung papansin niyo, this is a preventive command. Utos ng Panginoong Diyos para hindi sila magsisi, para hindi sila tumalikuran yung kailang mga kasalanan. At papansin niyo dito, it is active and decisive. Sabi dito sa English, do not understand, do not perceive, make the minds dull. Sa NLT, New Living Translation, sabi dito, harden their hearts. Patigasin mo ang kailang mga puso. Gawin mong sa ibang translation, I think NIV, make their heart calloused. Na pamanhidin, gawin mong manhid ang kailang mga puso. So ito yung nakakatakot dahil if you keep on rejecting the truth, darating ang panahon na wala ka nang maramdaman. Narinig mo ang ebanghelyo, walang tugon ng iyong puso. Bukod pa dito, hindi lang sabi doon, pabigatin mo ang kailang mga, sa Tagalog, patabain mo ang puso ng bayang ito, kasunod yun, at iyong pabigatin ang kailang mga pandinig. At kasunod nun, at iyong ipikit ang kanilang mga mata. Ipikit mo ang kailang mga mata. And during their time sa may mga oriental monarch at mga sa mga barbaric practice during their time na kung saan pag sinabing iyong ipikit ang kailang mga mata to blind or to seal them up, ito yung nangangahulugan, ito yung mga strong commands from God that are designed to prevent them from seeing, hearing, understanding, turning, and being healed. Ito yung punishment pag kanilang sinil or sabi sa Tagalog, ipikit yung mga mata nila. Ito isang act of punishment sa mga taong sa mga tao doon during their time. So when they are hardened, they will refuse to repent and be healed of their sins. So nakita niyo dito yung command ng Panginoong Diyos. This is not a command na para ligawan sila na magsisi kayo, tumalikod kayo, pero ito ay utos na para pigilin ang kanilang pagtalikod sa kanilang mga makasalanan. Bakit? Dahil hindi lamang ito preventive command, it is a judicial abandonment. Ito yung kung saan God gave them over. Kung saan yung paghukom ng Panginoong Diyos dahil nga sila yung naging matigas, and when Isaiah preached the truth to them, ay yung naging basihan ng kailang greater judgment. Pansinin niyo po yung arrangement ng mga ginamit na salita ni Isaiah sa verse 10. So yung structure, sa English sabi ito, papansin niyo, patabayin mo ang kailang mga puso, hearts, and then iyong pabigatin ang kailang mga pandinig, ears, then iyong ipikit ang kailang mga mata, eyes, and then baka sila'y makita again, eyes ulit, at makarinig ng kailang mga tainga, ears again, and then at makaunawa ng kailang mga puso, and then heart. So,
heart, ears, eyes, and then eyes, ears, hearts. So yung arrangement ng word na ginamit na Isaiah dito ng kanyang sentence, yung structure, emphasizes yung total inability ng mga taong ito na humahamak sa Panginoong Diyos na maunawaan ang Ebanghelyo. Hindi na maunawaan ang mga ito dahil hindi lamang nila pinatigas ang kanilang mga puso, God also hardened their hearts. God hardened their hearts. So it is true, nakita natin na men hardened their hearts and also Satan, may papel din sa Satan dito. Satan also blinded their hearts. Mabasa natin yan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Sabi dito, 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi nananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, ang mga makasalanan, itong mga rebels, they hardened their hearts. Satan, he blinded their minds. Pero ang Panginoon, he also has a role to play in this hardening. He hardened their hearts and also blinds their eyes. Siguro sa mga pamilyar na nagbabasa ng Old Testament, ang unang papasok sa inyo ay yung nangyari kay Pharaoh. Mabasa natin in the Old Testament when we read itong kung bakit tinatanggihan ni Pharaoh na palayain ang bayan ng Israel para that they may worship God. Unang-una, tignan natin sa Exodus chapter 8 verse 15. Exodus chapter 8 verse 15. Sinabi dito, verse 15. Ngunit nang makita ni Faraon na nagkaroon ng sandaling ginhawa, okay, nagkaroon ng unang ng plague, nagkaroon siya ng relief, nagkaroon ng ginhawa, pinagmatigas niya ang kanyang puso at hindi niya dininig sila gaya ng sinabi ng Panginoon. And also in verse 32 ng chapter 8, sabi din dito, ngunit pinatigas na muli ng Faraon ang kanyang puso at hindi pinayagang umalis ang taong bayan. So merong reality na he is hardening his heart. Pero ang Panginoong Diyos, pinatigas din ng Panginoong Diyos ang puso niya. Exodus chapter 7 verses 3 and 4. Exodus 7 verses 3 and 4. Sabi ito, subalit, sabi ng Panginoon, subalit aking papatigasin ang puso ni Faraon at aking paramihin ang aking mga tanda at ang mga kababalaghan sa lupain ng Ehipto. Ngunit si Paraon ay hindi maikinig sa iyo at aking ipapatong sa Ehipto ang aking kamay at ilalabas ko ang aking mga hukbo. Ito makikita niyo yung sovereignty ng Panginoong Diyos in giving him over to his sins. Makikita naman natin sa New Testament, three times na binanggit sa Romans chapter 1. Romans chapter 1 verse 24. Romans chapter 1 verse 24. Siguro pa, marahil yung iba sa inyo familiar na sa text na ito. Romans 1 verse 24. Verse 24 sinabi dito, kaya dahil sa mga pagnanasa ng kailang mga puso ay hinayaan sila ng Diyos sa kailang karumihan. And then verse 26, dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa. And then verse 28, at palibhasa hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip. So three times, sabi ng Panginoong Diyos, He gave them over. He gave them over. Hinayaan nila. Dahil ba gusto nilang lumapit sa Panginoong Diyos at ang Panginoong Diyos tinanggihan sila? Hindi. Because they love their sins. Mahal nila ang kailang kasalanan. So when we expose the hearts of men by telling them the truth, they are in danger of further rejecting the truth, leading to total abandonment by God. And wala nang pagbabalik. There's no return. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Jesus sa John chapter 3 verse 19, after yung
verse na sa verse 16 na God so loved the world. In verse 19, sabi ng ating Panginoong Jesus, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Inibig ng tao ang kanilang ang kadiliman. So ang punto dito, kapag sinabi natin sa mga tao ang katotohanan na sana pagkakataon para sila ay maligtas at magsisi, ito yung magiging basis ng kanilang matinding paghuhukom dahil sila ay patuloy na tumatanggi sa mensahe ng Ebanghelyo. Siguro sa mga sa ibang tao, ano to eh, parang nakakapagpabagabag na naisipin na parang di ba dapat ang Diyos, He opens eyes, di ba? He softens hearts at niligtas niya mga tao na lahat na nakarig ng mensahe. Pero dapat nating yakapin ang katotohanan ito that in the scripture, there is such a reality at katotohanan na may mga passage na nagturo ng kabaligtaran. Or pwede natin sabihin na isa pang bunga ng pangaral ng Ebanghelyo sa mga taong hindi nagsisisi, sa mga taong nagmamatigas. So sometimes God sends a messenger specifically to harden hearts and confirm the condemnation of people. Kaya na pag-usapan namin ito ni Pastor Jeremiah. Siguro yung sa mga mahilig mag-video, okay. Di ba, may mga katagang sinasabi na ay walang tapon. Pag sinabing walang tapon, kasi di ba sa video, okay, naghulog ka ng coins. So pag magandang boses mo, hindi na sayang pera. So walang tapon. Pero pag pangit yung boses mo, parang tatapon ka ng pera. Sinasayang mo lang, di ba? Pero sa preaching of the gospel, walang tapon. Lahat na ako-accomplish ang purpose ng pagsugo ng Panginoong Diyos sa kanyang mensahero. It is either to save souls, to melt hearts, or to harden hearts, and to condemn yung mga taong patuloy na nagre-rebelde sa ating Panginoong Diyos. So ito ang mensahe na ating dala. This is how serious the message of the gospel is. It is a message that hardens hearts. And it is a message that secures judgment sa mga taong patuloy na lumilibak sa ating Panginoon. Let's take heed to the words of Albert Mohler. Si Al Mohler, siya po isang sa president ng Southern Baptist, okay? At meron siyang book na title, We Cannot Be Silent. I recommend that you read that. Sinuot niya ito na sa konteksto na yung speaking truth to a culture that redefines sex, marriage, and the very meaning of right and wrong. So parang sa kanila, yung sex, it's depend upon your choice. Yung marriage, hindi naman ganun kahalaga yan. Pwede kayong magsama kahit di kayo kasal. At yung right and wrong na pinalabo yung pagkakaiba ng tama at sa mali. So ito yung sinabi ni Al Mohler. At tinagalog po natin. Tayo ay tinawag upang maging tao ng mga katotohanan. Tao ng katotohanan. Kahit ito ay hindi popular o kahit man ito ay tinatanggi ng kultura sa paligid natin. Ang katotohanan ng Diyos ay di nagbabago. Ang banal na kasulatan ay di nagbabago. Ang Ebanghelyo ni Jesus ay di nagbabago. Ang misyon ng Iglesia, mga kapatid, ay di nagbabago. Si Kristo ay siyang kahapon, ngayon at magpakailanman. So ito yung mensahe na dala natin. So bakit tayo mangingimi na ipangaral ito sa mundo? But in all of this, our confidence is not in how we say it, but in God's mercy. The same message na ating proclaim, maaaring gamitin ng Panginoong Diyos sa isang taon na kahit gaano pa kasama sa ating paningin para siya iligtas. And in this, we see God's sovereignty. Over all things, hindi lamang sa mga bagay na meron tayo, kundi sa ating kaligtasan. That's why kung meron mang maligtas, who is to be praised? It is the Lord God Almighty alone. So huwag tayong mangimi na magsalita. We preach and trust God with the result. We have a serious message and we must be serious in carrying this message.
Pero sa mga unbeliever, sabi ni Matt Chandler sa kanyang exposition, sabi niya, itong little game that you are playing, na I go to church, I go home, next Sunday I go to church again. I'm with my family, with my friends, every Sunday, tuloy-tuloy lang. Pero you show that you are completely unmoved, walang tunay na desire to submit to the Word of God. Over and over, you are hearing the gospel and doing nothing. So literally, you are taking steps towards the ongoing hardening of your heart. Kung pinatigas mo ang iyong puso, ang pagbagsak mo patuloy. Kaya sinabi ng ating Panginoong Jesus, unless you repent, you will perish. So this is, itong game, itong laro na sinasabi mo, every Sunday punta ako sa church, okay, let's play the game. It is a foolish game to play with your soul. Mga kaibigan, you are not playing with just a toy. You are playing with your soul sa buhay mo. You cannot mock God. You may be able to fool the church with your dress, with your acts. But you're not going to play games with the all-seeing, almighty God. He can't be deceived. You're not tricking anybody. Pero maral, sabihin mo, okay, Brother Jeff, sabi mo diba na this is a message, condemnation. So okay lang, it's okay for me. Okay, so the Lord's hardens hearts. Okay, so be it. So anong gamit kung mag-repent ako, eh, pinapatigas naman ng Diyos ang puso ko. So anong, the Lord hates me anyway. It's okay for me. If that is your response, let me tell you again, you have no other hope. Hindi mo pwedeng pagtiwalaan ang iyong puso, the deceitful above all things. Hindi mo pwedeng pagtiwalaan ang iyong kaibigan, ang iyong magulang na nagdadala sa iyo sa iglesyang ito. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang iyong sariling kabutihan. Pero salamat dahil the gospel that we thunder in this pulpit every Sunday, it may be used to condemn you, but this is also a message of hope. Nang ating Panginoong Jesus, siya ay bumabas sa mundo ng makasalanan, sa mundo na lumilibak sa kanya, sa mundo na hindi siya tinanggap, even ng kanyang mga tao, pero he died on the cross, he shed his blood para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil sinabi sa scripture, without the shedding of the blood of his blood, there's no forgiveness of sins. So nawa sa mga kapatid natin na andito, we have a serious message. Huwag nating hayaan na lamunin tayo ng kultura na sa paligid natin. Na no, obsolete na yan eh. Ito na yung message natin ngayon. Kailangan sabihin mo, God loves you. He will meet your every need. That is true for a Christian. Pero kung wala ka sa Diyos, He may be meeting your need as His common grace. You may be rich in this world. Pero kung wala ka sa ating Panginoong Jesus, you will die for eternity. We don't know what that means. Anong ibig sabihin nun? Kung paano nangyari yun? Kasi once we die on earth, tapos na, di ba? Pero yung same judgment, yung sinabi ng Panginoong Diyos that you will be dying eternally, for eternity. Hindi ito maitutumbas sa anumang kayamanan na meron ka. So nawa, this may be a message that you may take na easy lang, but this is a serious message. This may secure your judgment, but this can also secure eternal life for you. Sa ating Panginoong Kristo, merong walang hanggang buhay. Nawa lumapit ka sa Kanya. Magsisi sa iyong kasalanan, tumalikod sa iyong kasalanan, at yakapin itong buhay, itong walang hanggang buhay na patatagpuan sa katuwiran at sa dugo ng ating Panginoong Kristo. Tayo pa'y manalangin. O dakilang aming Diyos, our hearts are bleeding dahil You have commanded us to preach a message that may condemn a soul. At the same time, kami
Napupuno ng pag-asa dahil the same message that we are preaching ay isang pag-asa din ng kaligtasan. Kahit yung mga taong napakasama, walang tao that is beyond the reach of your grace. So nawa kami, Panginoong Diyos, nakita namin at meron kaming commission from our Master, and this commission carries a serious message. Kahit itanggi, i-reject ng mga tao, we will still preach, we will still herald the gospel because we know na ito lang pag-asa ng mga tao. O Panginoong Diyos, nawa magdigtas ka sa aming kalagitnaan at nawa ang inyong mga tao ay mabunsod upang panghawakan ang nag-iisang mensaheng aming dala para sa kaligtasan ng mga tao. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.